Buti nakatakas ko kanina, mga idol. Mga idol, no, para po sa lahat na hindi po nakakaunawa, yung lalo ng mga baguhan natin, yung mga viewers ngayon, kung bakit nagtataka ako, nag-isa ako ngayon at hindi nila ako matuntun sa mga kasamahan ko, guys, kasi ganito kasi, guys, hindi ako pwedeng mag-isti po sa isang location kasi napakadaming nagmamanman sa akin, guys, no. Maraming mga kalaban po. Kaya ngayon, ang ginagawa ko, guys, lalaban ako hanggang kamatayan, ipaghiganti ko po yung kapatid ko. Ayan. Kaya kung nagtataka kayo, guys, bakit ngayon noon sa dati kong pinag-usapan namin ni Aying na hindi ako nila naabutan doon kasi may mga kalaban kasi, guys. Kaya niligtas ko lang po yung sarili ko. Dapat na umalis ako doon kasi napakamaraming kalaban. Kaya ngayon nandito na po tayo sa ibang lugar na rin ito, no? At sana po ay safety tayo at walang mangyayari sa atin ngayon. At ito pa rin ngayon, guys, daladala natin yung isang sandata natin. Hindi po tayo pwedeng mag-agaw ng kanilang baril kasi mahirapan tayong magpaputok, guys. Baka malaman nila tayo. At mas mabuti itong silent killing po na itong gagawin natin. Tadahan lang tayo. Dito po tayo dadaan. Ito, may pako pala ito. Gutom na po, guys. Sobrang gutom na po, no? Kaya ito, mabuti may ganito. Kilala nyo ba ito, guys? Mapapalakas ng energy to. Ilang araw na akong walang kain, 2 araw na ata. Ibang location na po ito, no? Madaanan natin niya kasi hindi tayo pwede mag-stay ng location.
Kitila marami mga kalaban. Makakaligtas pa kaya ako dito ng buhay? Makakauwi pa kaya ako dito ng buhay, mga idol? Hirap na po ako. Gutom. Wow. Sakripisyo. Sawa-sawa na po akong pumatay. Pero wala akong magagawa. Kinakailangan para sa aking pagiganti. Hanggat may buhay tayo, guys. Nakakalungkot man. Mahirap man gawin. Pero kinakailangan. Thank you.